So ayun mga idol, ipapakita ko sa inyo yung details ng Jordan 4 Manila nito at kung bakit ko siya nasabi na worst Jordan 4 Manila na nakita ko. What's up mga idol, isang masayang araw sa inyong lahat. And for today's video, nandito lang nga ako sa Tanso Umboy, kinatrapang sa mga idol para i-vlog lamang itong Jordan 4 Manila na to. Ayan mga idol, kita nyo naman. At kung napansin nyo mga idol sa title natin, sa thumbnail natin, kaya ako nabanggit na worst at huwag kayong bibili nitong Jordan 4 Manila na to. Dahil maraming mga online seller, lalo na sa Facebook mga idol, na sinasamantala yung pagbebenta nito. May iba kasi mga idol na nagbebenta nito, lalo na sa online, na nagkakahalaga ng 4,000 hanggang 5,000 pesos mga idol. Pero yun mga idol, hindi ko naman kayo pinipilit or hindi ko naman kayo pinipigilan mga idol na bumili kung trip nyo talaga tong Jordan 4 Manila. Pero yun mga idol, ipapakita ko sa inyo yung detalye nitong sapatos to at kung ano yung ilang mga napansin ko dito sa Jordan 4 Manila na to mga idol. So ayun mga idol, unboxing nga tayo ng Jordan 4 Manila. At kung napapansin nyo mga idol, itong box ng Jordan 4 Manila dito ko na Tropax ay yung typical na box lamang ng Jordan 4. At yun mga idol, hindi nakuha yung mismong box talaga ng Jordan 4 Manila. So ayun mga idol, ipapakita ko sa inyo yung details ng Jordan 4 Manila nito at kung bakit ko siya nasabi na worst Jordan 4 Manila na nakita ko. Alam nyo naman mga idol na limited edition lang tong sapatos ato, 150 pairs lang ang nirelease ito sa Jordan Store mga idol. Pero tignan nyo itong sapatos ato. Ito yung copy niya, pero ayun mga idol, kung mapapansin nyo sa kulay pa lang ng sapatos, para siyang neon green mga idol. Actually mga idol, hindi ko pa talaga nakita ng personal yung legit na Jordan 4 Manila, pero may ilang mga litrato ako na pwedeng ipakita sa inyo na hindi talaga ganito yung kulay ng Jordan 4 Manila. Sa pang-impormasyon, nasasabihin ko sa inyo mga idol na meron talagang nakalagay dito kung ilang pang ilang Jordan 4 Manila. Kunwari, for example ito, 90 of 150. Ito yung pang 90 sa 150 pairs na nirelease ng Jordan 4 Manila. Pero mga idol, lahat ng Jordan 4 Manila na replica ay itong nakalagay, 90 of 150. Kahit sa ang store kayo pumunta mga idol, yun ang makikita nyo. At kung mapapansin nyo ito mga idol, yung parang palawit na to. Sige, tawagin na na siya palawit. Ayan. Sa legit na Jordan 4 Manila ay meron talaga yan. At nakakatuwa lang na makita na meron pang ganito dito. Ayan. At isa pa sa kapansin-pansin mga idol talaga, itong Manila na to, ayan kung mapapansin nyo, baliktad siya. Sa original na Jordan 4 Manila ay hindi nakaganyan mga idol. Bagkus nakabaliktad siya mga idol ha. Yung tamang pagkakasulat ng Manila dito sa part na to, hindi siya ganyan pabaliktad mga idol. At balik naman tayo mga idol sa kulay nitong Jordan 4 Manila na nasa harap natin mga idol. Kung mapapansin nyo, para talaga siyang neon green mga idol, kitang-kita naman di ba? Pero alam ko mga idol, ang kulay talaga nito is parang army green. At may mga picture naman ako na nakikita na parang naman siyang bubblegum green. Depende na lang siguro sa lighting. At dito naman tayo sa part na to mga idol. Kung napapansin nyo yung part na to, itong mga leather na to, medyo close naman siya dun sa legit. Kaso lang mga idol, dapat medyo ma-dark pa yung pagka-green neto at kita nyo naman yung details niya mga idol. Is para talaga siya may bitak-bitak. At kitang-kita nyo naman. At tingnan nyo, ito yung pinaka-close up nung ano mga idol. Ha? Itong hawak natin na Jordan 4 Manila. Ayan, neon green talaga siya mga idol. At dito naman sa may tongue part na to, hindi dapat siya same color dito sa may material sa mga part na to, mga sa upper part na to mga idol. Dahil napansin ko na ito is matingkad din dapat talaga yung pagka-green mga idol. So ayun mga idol, kung papansin nyo naman sa may laces nya, ayan, typical na sintas lang mga idol. At itong part na to, ayan, ito, ayan yung parang net plastic na yan. Ayan, medyo close naman siya sa legit mga idol. At ito namang part na to, kung mapapansin nyo naman itong pinagkakapitan ng sintas na to, itong pagka-leather nito, hindi siya ganito mga idol. Ayan, napaka-plain ng pagkaka-leather nito. So yun mga idol, sa presyo nito ang 2,000, tama lang naman sa presyo niya mga idol. Alam nyo naman mga idol na hindi naman talaga kinokopya talaga yung sapatos. Pero dito sa Jordan 4 Manila na hawak natin is talagang ang dami talaga. Sobrang daming hindi nakuha, may mga nakuhang konti. Pero ayan, tsaka tignan na rin natin mga idol dito sa may outsole niya. Ayan, nakuha niya naman yung outsole mga idol. At ayan, magkaiba. Dito sa may left part ay blue at dito naman sa may right part ay red dito sa part na to. Ayan. Isa naman sa napansin ko dito sa may back part niya mga idol, ayan, kita nyo, may mga mapapansin talaga kayo, may mga sobrang tahi, mga sobrang sinulid. Ayan mga, hindi talaga kasi ganun kapulido kapag ginagawa na yung mga replica nitong mga sapatos na to. Dahil ang ginagawa nung iba ay maramihan, kaya hindi na nila nakikita yung pinaka-detalye nung sapatos kung may mga sobrang tahi ba or something mga idol.
At gusto ko lamang i-clear yung sinasabi ko kanina mga idol na huwag kayong bibili ng Jordan 4. Dahil may mga tao kasi or may mga nagtitinda nito na sinasamantala na alam nilang hype tong sapatos na to. So dito ka na Tropax mga idol, ang benta lamang nito ay 2,000 pesos mga idol. Pero hindi ko lang maintindihan sa online mga idol kung bakit na lang ganun kamahal yung benta nila. 4,000 hanggang 5,000 pesos. Nako po, Diyos ko din yan, talong-talo mga idol. Kaya ako sa inyo mga idol, bago kayo bumili ng ganitong mga Jordan 4, lalo na itong Jordan 4 Manila, make sure na mag-search muna kayo sa ibang mga store kung may mas mababa pa dun sa mga ino-offer sa inyo. Kasi mamaya, talo rin kayo mga idol pag nalaman nyo na nabili nyo ng 4,000 pesos pero sa iba ay 2,000 pesos lang din naman pala. Ayan mga idol. At yun lamang mga idol, yung ilang napansin ko dito sa Jordan 4 Manila na replica na ito mga idol. At ayun, inuulit ko, nasa inyo yan mga idol kung anong gusto nyo isuot at nasa inyo rin yan mga idol kung ano yung gusto nyong bilhin. Depende yan sa tama mga idol kung paano yung flex or kung paano yung isusuot itong mga sapatos na ganito. Pero yun mga idol, kung mataas naman yung confidence sa sarili, nasa inyo yan mga idol. Ah, ito ko, magsusuot din naman ako na ito eh. Pero ayan. Pero mas siguro kung magkakaroon ako nito mga idol, mas prefer ko na pan-display na lang siya mga idol dahil nga nakakatuwa naman siya at isa rin to sa pinaka solid talaga at hype shoes. At totoo talaga mga idol yung mga nagbebenta nito ng 400,000 to 500,000 pesos resale. Yung mga legit yun mga idol ha. Pero ito mga idol, kung yung magbebenta sa inyo ng 4,000 to 5,000 pesos, naku po, talong-talo kayo doon. Dahil example na lang dito kay Tropax mga idol, ang bentahan lang nila nito ay 2,000 pesos lang. So yun mga idol, naipakita ko naman sa inyo siguro yung detalye ng Jordan 4 Manila na yun. Natapos na rin tayo dito na Tropax mga idol. Siguro soon na lang tayo ulit mag-update ng mga sapatos dito. Pinakita ko lamang sa inyo yung Jordan 4 Manila dahil available na yan dito ka na Tropax. At nagkakahalaga lamang ng 2,000 pesos. Sa ibang mga store din mga idol na pinagpakitaan ko rin sa inyo ng Jordan 4 Manila. Ay, ganun din naman yung presyo. At yun mga idol, inuulit ko para lang maging aware kayo. Sinasabi ko lang sa inyo na kung bibili kayo ng Jordan 4 Manila, siguro make sure mga idol na mag-search muna kayo. Katulad na lamang nung ilang mga nagme-message sa akin na nakabili ng 4,000 to 5,000 pesos sa Jordan 4 Manila. Dito ko na Tropax mga idol, 2,000 pesos lang mga idol. Maraming salamat sa mga idol ko na nanonood at umabot dito sa part ng video na to. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Please like, share, and comment ko lang ako ng mga ginagawa. Siyempre, support Filipino vloggers. Thank you and goodbye. Peace. Uy, pre! Uy, tol! Pas na! Pag-aaral ka, tol! Masyad ka, tol! Wala, kasi ano... Eto nga, kwento ko sa'yo, man. Hindi... Kilala mo yung ano, yung... Eya Bob's LB, man. Eya Bob's LB, man. Gumit! Ay, parang nakita ko sa Facebook. Kumuha kasi ako doon ng sapatos na ito. Ay, doon dalang mong dala. Dala mo doon. Sabi nga yun. Magkabili mo dyan? Sorry, ito to man. 4-5 naka-discount pa ako. Discount man yung 4-5? Yung nagla-live na... Oo man, solido. Sexy? Oo, naku. Sabi ko, Diyos ko po, Lord. Napagasal talaga ako. 4-5? Ano ba sa papos yun, Lord? Man, Jordan 4, man. Jordan 4? Jordan 4. Man, Jordan 4 Manila yun, man. Jordan 4 Manila, 4-5, Lord? 4-5, man. 4-5, man. Yung nga isip ko, labas mo po. 4,500 bilhin mo rin doon. Discounted lang ito. Sexy lang din na. Oh, sobrang bait pa. Laki. Laki doon. Panalo doon. Panalo ang puso niya. Ito na ito. Pareho lang ito. Wait, nabili ko sa Raigo ito. Meron ko yung ganyan. 2,000 lang ito. 2,000? 2,000 lang bili ko dito ito. 2,000?